Hello guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel. Today is Monday, kaya JTI and PMFTC Day. So, isushare ko sa inyo guys yung mga items or mga sigarilyo na kukuhanin ko ngayong Monday kay JTI at PMFTC. At the same time, dadating din guys yung ating ahente ng alak. So, kukuha tayo ng tatlong cases ng 500 ml na Redmore. So, yun lang muna dahil hindi masyadong mabenta ngayon yung mga malalaki. Yung maliliit talaga, yung walang na-deliver last week. Kaya yun yung o-orderin naman natin ngayon. So, update ko na lang kayo mga kasari kapag meron ng dumating na ahente. Maglalabas lang ako ng mga basyo sa labas para alam ng ahente pagdaan nila na ako ay kukuha ng alak. So, yun lang mga kasari. Parang tinan mo naman, eh, pagkakaman yan si Kulog. Sabihin na naman, ako nag-iasawa mo, hindi kita pagbubuhatin. Piling pogi yun. Ayan, ayan. Tara na nga, huwag mo na tingnan. Naambo? Naka, naambo! Nilagay ni Pichu! Ayan guys, naglabas na kami ng basyo ng Red Horse na 500 ml sa labas. Medyo umaambon nga eh. Ayan o. Umaambon guys. Rest day ulit ng kapatid ko kaya kasama ko siyang magbuhat. So antay na lang tayo guys ng mga ahente ngayong Monday. A few moments later. Ayan, umaatras yung ahente po natin ng alak. Umaatras po sila. Ayan na si kuya. Tatanungin niya yung ano ko. Tatlo kuya! Ano po? Tatlo. Tatlong? Red Horse na maliit. Ay, patay. Wala na? Kala ko wala na naman eh. Yun lang. Niloloko ako guys ni kuya. Kasi nung nakaraan, wala na nung maliliit. Niloloko niya ako na wala na daw. Naniwala naman ako, akala ko wala na talaga. So yun lang naman ang kukunin ko guys. Update ko kayo kung magkano yung puhunan sa kanila and then yung bentahan ko nung 500 ml na Red Horse. So kanina pang umaga guys, naka-prepare ito yung pambayad ko sa kanila. Magbabayad ako ng bariya sa kanila kasi ito lang talaga yung laman ng ating alak ngayon. Ayan na guys, dito na lang po sa likod. Ayan. Yan na lang po. Ayan. Binababa na guys ni na kuya. Magkano po? 1689. Ay, sakto yung inano ko. 563 ang isang ano, no. Magbabayad ako ng bariya. Okay lang po. Kada isang balot, 100. Wala naman tagpipiso dyan. Okay po. Ayan, bali, 400 yan. One four, one five, one six, 60, 70, 80, sakto. 1689 ano? Okay. Ha? Malboro Blue. Ayan po mga kasari, paalis na yung ating ahente ng alak. Ayan sila sa labas. And maraming nagbilihan. Ito yung mga alak na ibinaba nila. Tatlong cases lang naman yan guys. At umabot ng 1,689 yung total ng pinagbayaran ko dyan. So, magkano na nga ba ang bentahan ko ng 500 ml na Red Horse? 60 pesos na guys. 60 pesos na dating 55. 1,689, ayan, oh. 600, ma? 563, alam ko yung ano eh. Ah, binawasan nila yung pinaka-deposito at ano, kasi may bote ako. Basta alam ko, 563 yung puhunan yan kada isang case. 60 pesos yung ating bentahan ng isang bottle. Ito siya guys. Ayan. Sa isang case, 12 bottles yung laman niya. So, yan ngayon
yun guys yung bumebenta sa aking tindahan. Malboro. Tama. Okay lang, matumal. Oo. Di ba pa ganyan hindi bumalik? Andiyan pa rin yung mga kinuha ko. Matumal. Minsan nga wala nang bilhin ng Malboro. Hindi yan. Doon yan sa boyfriend ng kapatid. Ano yung talaga kanina? Kamu lumabas kanina? Hindi ako nalabas. Kamu siguro yun. Ano man ang ulit ng alam ng Malboro? Marami dito, nagkasama-sama lang. Oo, kung ano nakalagay dyan, kung yung pangalan ko ba o pangalan ng tindahan. Ano pangalan tindahan? Siya may, may store. Ano yung pangalan dito eh? Malboro lights meron pa ba? Malboro lights meron pa din. Ang ilan ba yan? Dalawang kaka. Dahil limang kaka lang natin mo. Okay, Malboro blue lang meron pa ba? Yun ang kukunin ko, limang kaka. Malboro black meron pa ba? Meron pa eh. Ano, lights kukuha ko lima. Limang kaka lang ha, baka rin ang ilagay mo. Manchester? Wala, isang ring lang. Fortune mang kung nagalaw dito? Fortune, yung iniwan naman nandyan pa eh. Pero ako kukuha ko limang kaha. Paminsan-minsan may naghahanap kasi eh. Okay. Limang kaha lang. Yan lang, kukunin ko ngayon. Pwede ka lang mga limang Malboro lights. Ano ba? Hmm. Limang Malboro blue. Hmm. Limang kang Fortune green. Hmm. Tapos just ka na flight ng rim. Okay. Ang pala 3-2-4-4. May electric pa na yun oh. Ayun na electric pa mo. Ayun pa. Sting. Yung nasa plastic bottle. Ako, saka isang strike naman. Tubig pala. Tubig na lang. Dirty. Saka isang katalong Malboro pala. Mali ka na naman. Malibig diba? Matagal na resibo naman. Pagbuka ka naman. Ato po ma'am, balating mo. Eh, balating mo. Balating po siya naman siya. Thank you po. Ay, paano meron niya? Napakatumal talaga, kahit yung sa ano, sa kabila, tumal din. Hindi, sa DTI, tumal din. Pero sa yung kumumay din? Yun nga, magkano din kuhunan ko dyan, 157. Binibenta ko na nga lang ng ano, yung sa kuhunan, kung may bibili, para mabawi ko lang. Hindi, hindi. Hindi pa rin naman yan, ang sinasabi ng kukulaw ko. Eh, isang malang kuhunan. Hello sa inyo mga kasari. Ayan, kakaalis lang po ng ating PMFTC, yung ating ahente. Masuna siyang dumating kesa sa JTI, kaya masuna kong i-haul sa inyo yung kaunting sigarilyo lang naman na kinuha ko sa kanila ngayon. Na nagkakahalaga po, ito po ay cash, hindi po ako nagkakredit sa kanila. Nagkakahalaga po siya ng 3,244 pesos at kumuha po ako ng 5 kaha ng Malboro Lights. Ayan, ang bentahan ko po nito is 9 pesos per stick, 90 ang kalahate, 180 po ang isang kaha. Hindi po ako mga kasari nagdi-discount dito kapag bumibili ng kaha-kaha kasi po hindi naman po siya masyadong mabenta sa akin. Kaya nga po kung mapapansin nyo, 5 kaha lang po yung aking kinuha. So, kumuha po ako ng 5 Malboro Blue dahil guys, paminsan-minsan ay minagahanap. Sayang naman diba ang benta kung hindi tayo magtitinda kahit 5 kaha lang yung ating kukunan, diba mga kasari? Ganon din po yung aking bentahan. And then, kumuha din po ako ng Fortune White or Fortune Green. Eto, hindi ko alam. Tingnan ko muna guys kung tumaas ba sa kanila. Ayan. Pang ano na din pala sa kanila to. 628.50 yung puhunan. So, ayan. Ano nga siya, pang 7 na rin pala ang Fortune. Akala ko kasi pang 6 din eh. Akala ko hindi siya nagtaas. So, pang 7 na rin po. Kasi, ang puhunan po niya, 1,257 na pala kada isang rim. So, ang kalahati is 628.50. So, ang isang kaha is 140. 70 ang kalahati. Same price sila ni Mighty. And then last, hindi po ako kumuha mga kasari ng Malboro Red dahil meron pa po ako dito na halos 2 rim. Isa dito sa aking cigarette organizer and then meron pa ako nakatago dito sa aking istakan sa drawer na isang rim pa. May magkano ba close up? Close up, 10. 2. Ayun po mga kasari, meron lang pong bumili sa atin ng 2 sachet ng toothpaste. So, ayun. Eto nga po, kumuha po ako ng isang rim lang ng Chester na pula dahil sobrang tumal nitong, di ba, na-share ko naman sa inyo guys na matumal din kahit yun sa mga JTI cigarettes, yung sigarilyo. Talagang, ang laki ng ibinaba ng sales ko, siguro nasa 45% yung ibinaba kasi nga yung mga ibang construction worker na
madalas halos may at maya bumibili dito noon, nung nandito pa sila, ay wala na po. Tapos na po yung kanilang project, kaya wala na po sila dito sa lugar namin. Kaya po, medyo tumumal po yung ating sigarilyo. So, ang bentahan ko po ng Chester is 6 pesos per stick. 60 pesos ang kalahate, 120 ang isang kaha. So, kapresyo siya ng Camel. Ang puhunan kada isang rim is 1,066. Kaya ang total, guys, is 3,244.50 yung pinagbayaran ko po dito. So, antay na lang po natin naman, mga kasari, yung ang ahente po natin ng yung kabila, JTI. Tomorrow. Saan yung babayaran ko? Napakatuman pa ako ng sigarilyo ngayon. Napakatuman ng sigarilyo ngayon. Ang dawala ng mga construction worker yun. Tingnan mo, pinapon mo yung... Ano ba ang mga tinaas? Hindi naman kasi yung nagtaas ba daas mo nito lang. Oo. Ako 7 pa din. Pero yung mga nandito ko, benta ko pa rin yung 7. Kasi mo yung... Isa naman ang pera ko. 'Yung guys, today is Tuesday at ngayon lang po dumating ang JTI, yung ahente po natin sa Mighty Winston Camel at kung ano-ano pa. So, nagbayad po tayo, meron tayo dito ng dalawang resibo. Nagbayad po tayo nung last 10 days ago na dumating sila. 10 days ago kasi alanganing araw sila pumunta, hindi Monday. Parang mga Saturday or Friday sila pumunta nung nakaraan. So, nagbayad ako ng 9,538 yung kinuha ko sa kanila, yung credit ko. And ngayon, yung kinredit ko, yung kinuha ko sa kanila ay nagkakahalaga lang ng 6,778. Binabaan ko lang, mga kasari, dahil medyo madami pa tayong sigarilyo na natira. Dahil nga, medyo bumaba or bumaba talaga yung sales natin sa sigarilyo. Ngayong, siguro mga 2 weeks na nga eh. Kasi nawala yung ibang mga construction worker, tapos na kasi yung mga ginagawa nila, kaya lumipat na sila sa ibang place. So ngayon, isa-isahin ko sa inyo guys yung mga sigarilyo lang naman na kinuha ko sa JTI. By the way, ayan, sabihin ko na agad-agad sa inyo na meron bad news, lalo na sa sigarilyo na Winston. Ayan, bago ako mag-vlog, nakakabasa na ako ng konti sa comment section, mga nagko-comment sa vlog ko. Nagtatanong sila kung magkano na daw ang puhunan, kung nagtaas nga ba daw ang Winston. Kaso, sinagot ko kanina, wala pa kasi akong idea kasi ngayon nga lang dumating yung aking ahente. At ayun, agad-agad kong tinanong at bad news nga dahil tumaas po talaga ang Winston. So, Winston lang naman kasi ngayon taon na to, na-late na nga sila ng pagtataas eh. Ngayon taon na to kasi, di ba, naunang magtaas yung mga ibang sigarilyo. Yung Winston ang hindi nila tinaasan. Ngayon lang nila tinaasan. So, kada rim, ang puhunan na po ng Winston is 1,440. Sabi nga nung agent ko dati, kasi dun pa rin ako nagtatanong kaysa sa ahente ko ngayon, sa JTI, ang per kaha na nun, ang bentahan is 155. Yung SRP. Pero ititinda ko siya ng 160 kasi ang per stick niya ay 8 pesos na. Hindi na po 7 pesos. Pero yung mga natitira dito na ilang kaha, ibebenta ko pa rin siya ng 7 pesos kasi baka mabigla
kapag pumunta yung mga konting customer ko sa Winston, tsaka ako na lang sasabihin sa kanila na nagtaas na. Pero ibebenta ko pa rin ng 7 pesos yung ibang natitira dito. So ngayong week naman na to, ngayong araw na to, hindi ako kumuha ng Winston. Pero yung mga natitira dito na isang rim, dyan ako mag-i-start na mag-price increase. So gagawin ko ng 8 pesos. Pero yung mga nandito sa lalagyanan ko na to, yung mga bukas na kaha, is ibebenta ko pa rin siya ng 7 pesos. Pagkatapos guys, ayan, share ko na sa inyo, kumuha ko ng isang rim ng Mighty Green or Puti. Ayan, bago nga lang guys yung packaging kasi naka-holiday ano siya. Ayan o, parang Christmas season. Ayan, magpapasko na kasi. Pero tingin ko mawawala din to. Ayan, para lang yan sa Christmas season. Eto guys. Ang puhunan nitong Mighty is 1,257. Akala ko nga magtataas na naman lahat eh, buti Winston lang. So 7 pesos yung bentahan natin ito, 140 ang isang kaha. Dito naman tayo sa marbles na puti or marbles na green. Ganon din guys yung puhunan nito, 1,257, 140 per kaha. Ang bentahan natin kalahati is 77 pesos per stick. And then, kumuha tayo ng dalawang rim ng Camel Menthol. Ayan. Natalo na ng Camel Menthol ang Mighty ko. Dati kasi pinaka-bestseller ko, Mighty Green, Mighty Red. Pero ayan, kung ano yung mura, yun yung tinatangkilik ng ating mga customer. Ito kasi ay pang 6 pesos lang per stick, 120 ang isang kaha. 1,066 yung puhunan per rim. And last, bali total lang 6 na rim lang yung nakuha ko. Dalawang rim ng Camel na red. Dilaw yung packaging, dilaw yung kaha. So 120 ang isang kaha, 6 pesos per stick, 60 pesos ang kalahati. A total of 6,778 pesos yung pagbabayaran ko sa November 27 sa pagbalik nila. So after 2 weeks. So wala sila guys, kahit kay PMFTC wala silang pa-promo. Wala man lang papasko ano. Tapos kay JTI ay wala rin silang pa-promo. Parang napansin ko ngayong year na to, 2023, hindi sila masyadong nagpa-promo or nagpa-previs. Ewan ko lang kung bakit. Kasi mga nakaraang taon, ang bungga ng kanilang mga pa-previs tsaka pa-promo. Talagang may alak, may kape, may... basta kung ano-ano yung mga ano nila, may soft drinks, yung mga maliliit na ganyan. Ilan nga yung nakuha ko dati, parang 4 na dosena. Pero ngayon taon na to, wala silang masyadong pa-previs. Pero okay lang naman guys. So yun lang ang update ko sa inyo sa mga dumating na ahente, ahente ng alak, PMFTC, and then JTI. Ano yun? Oh, meron na kaming siomay siopaw. Yan. Adyan sa labas. Ang laki ng siopaw, 25 lang. So, I'm back mga kasari at dito ko na rin po tatapusin ang aking vlog. Meron lang mga nagsibilihan, pati ng siomay meron din bumili. So, thank you so much for watching mga kasari and don't forget to subscribe. Bye guys!